Dalawa na aso namin. First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayong araw, wala akong pasok. Dito lang ako tumatambay ngayon sa labas ng bahay namin, sa garahe. Kasi pinapanood ko itong dalawang aso na to. Di ba kilala niyo si Beagle? Yung aso namin ito. Itong si Raulong. Ito. Ayan, oh. Meron na siyang kalaro kasi dumating yung kapatid ko, kasi dumating yung kapatid ko na si Genesis, si Bunsoy, kanina. Dala-dala yung aso ko ito. Huwag ko alam kung saan niya kinuha. Eh, ang sabi, kalahating chow-chow daw. So, sabi ko, sayang. Makulit na nga itong si Beagle. Yan, tignan mo yung kaharutan ng asong yan. Tapos madadagdagan pa ng isa. Pero sayang kasi, oh. Halika dito. O, yan, nagkaharut-harut na sila hanggang sa mag-aaway silang dalawa. Ito kasi si Beagle na to. Ito, halika nga dito. Ito, si Raulo yan. Kasi pilatom na pilatom yun sa loob ng bahay. Nagbibisit kami pag pumapasok ko sa loob ng bahay. Kala mo tao. Ikaw, magtino ko na. Ha? Ang laki-laki mo na. Lumalaki kang paurong. Ha? Ngayon sana ngayon may kasama na siya. Sana mabaling na yung attention niya dyan. Pero hindi natin alam kung anong pangalan niyan. Pero may naisip ako kasi kaya naging Beagle tong isang to, yung puting yan. Kaya naging Beagle kasi mukha siyang Beagle. Eh, itong isa, hindi ko alam kung anong pangalan. May lahing Chow Chow daw. So, alam na kung anong ipapangalan ko dyan. Si Chow Chow. Chow Chow! Oh, kita mo? Si Beagle tsaka Chow Chow. Huwag ko yung kaway. Beagle yung pangalan kasi mukhang Beagle. Ito si isa, tatawagin ko si Chow Chow kasi mukha siyang Chow Chow. Ay, so. Anay, nadoble na yung pakainin namin dito sa bahay. Pero okay lang kasi at least nadagdagan yung ano yung bantay namin dito kasi ang kagabi daw ano isang ano ba yun nung isang araw daw habang wala ako dito nasa trabaho ako noon eh ay kwento ni nanay kasi habang umuulan daw dito sa bahay habang si Han nagtututbrush dun sa kusina bigla daw na may tumunog na parang ibon na basta kakaibang tunog daw eh syempre kami laki kami mga probinsya di ba si nanay laking probinsya so sabi ni nanay, ano daw, tik-tik. Pero nakakatakot kasi yung tik-tik daw, dito lang daw banda. Yan, dyan. Dyan lang banda yung tunog na yon. Kaya natakot si Hana nung narinig siya. Pero kumalma lang si nanay kasi alam niya kasi matatakot si Hana. Tapos nung dumating naman ako kagabi, dito sa bahay ng mga alanganing oras, ang lakas-lakas din ng ulan, bigla din namang may naglalakad sa bubong na ano, na yabag ng paa ng parang tao. Pero, di ba, nakapagtaka na alakas ng ulan pero may naglalakad sa bubong. Tayo naman eh, hindi naman tayo nagpapaniwala. Pero, ako medyo, kasi di ba, laki nga kami ng probinsya. Galing kami sa Aklan, nag-i-exist talaga yung mga ganyan, mga tik-tik na ganyan, o aswang. At least to, pag dalawa na yung aso dito, o sila na yung magiging bantay, or bago kami kainin ng aswang, ito muna ang dalawa ito. O, yan. Ginawa niyo pa ang reverend dito. Tignan mo, parang asong ululo. Hinihingal, wala nang ginagawa. Ayun pa palang, inaalala namin, babae pala itong si Chow Chow. Tapos ito, lalaki itong si Raulong to. Alam na di, sinong merong chastity belt dyan ng aso? Pera. Ito, usapan natin na, pag nagkaanak to, ipamimigay ko, i-give-away ko na lang yung mga anak nito. 1 hour later. Hello po! So, kakarating ko lang po at hindi na po ako nakaka-vlog. So, si Daddy, tingnan nyo. Nag-e-edit po siya. So, mamaya po, pagkatapos po ni Daddy gumawa, magtatanong daw po kami kung saan po pwede mag-fishing. Kasi ito pa susuotin ko kasi baka at maputik dun. Sigurado ko na po. 3 hours later. Muli ka na. Daddy! Meron na kaming rod. Dadali pa ba talaga natin to? Wala pa tayong uod. Maghanap lang tayo ng... Halika na. So, bago kami tumuloy dun sa pag-fishingan namin, mag-showmer lang muna kami dito sa labas ng bahay namin. Para busog. Thank you.
Ano na, game tayo? Opo. Ang problema natin, wala tayong pampain. Anong gagawin natin? Bili dyan. Bili tayo sa farm. Eh, paano pag wala dito sa farm? Pagbungkal na lang tayo ng ano? Lupa. Lupa daw. Soyo Farm Supply. Malolos, Bulacan. Ang init-init dito sa Bulacan. Diyos ko po. Hindi na makikita dito ng ano? Uod. Paano yan? Walang uod. Magbubungkal tayo. Ano po? Kaya magbubungkal na lang tayo. Tara. Let's go. Ako yung dito, pwede tayong mag-ano dito eh. Pwede tayong mamingwit dyan eh. Paano dati? Eh, kaso nga lang, wala tayong uod. Ayun, may isda ako nakikita oh. Sa sulo. Ay! Kita mo? Opo. Dapat may motor tayo para broom na. Mas mabilis. Natatakot na nga ako ng motor eh. Dati, pwede ba dyan? Saan? Pwede na. Ayan. Uy, kawa mo yan. Tingnan natin. Eh, parang mabilis yung dito eh. Mabilis yung current dito, walang isda yan. Anong current? Current, yung daloy ng tubig. Ano, tignan niya? Ganito talaga yung likod ng bahay namin. Palayan, tsaka may mga creek dito na pwedeng pangisdaan din. Ngayon, kaya kami merong ganyan, meron kaming fishing rod kasi sa kapatid ko yan, si Genesis, yung bunso namin, eh nagfi-fishing. Eh pinahiram niya sa iba. Eh bigla kami kasi nagka-interest na mag-fishing vlogs kasama nila JC. So, hiniram ko, binawi ko, yung pala nasa hiraman. So, nakuha ko naman. Sabi ko hiram, pero dahil utol ko yun, arbor na yun. Sa kabila ng street yun. Ay, naku. Dito rin, pagkunta mo yung patubig sa kabilang fish. Ano po po, no? Sa kabila pa? Oh, mali tayo. Ate, trespassing tayo dito. Ay, dati, may sabihin ako sa iyo. Kaninong vlog po ba yan? Sa akin? Mga first-timers, tignan niyo dun. Ma? Dalawa yung sumundan sa amin. Na ano? Na aso. Sinusundan tayo, tas yung isa yung sinilip natin dun sa ano po. Nilapitan po ako dito sa paa. Ang kulit ang mga aso po dito. Nilambitan ako dito sa paa. Ganyan naman tayo mga taga Bulak. May tono magsalita. Daddy, saan tayo kukuha ng uod? Magbubungkal tayo ng lupa. Dating natin dito. Ay, paano po tayo magbubungkal? Eh, ewan na. Ewan ko na lang. Hanap tayong kahoy na pangano natin. Ha? Wala po tayo pang sira ng ano. Lupa? Opo. Arte-arte mo? Oh my gosh, oh my gosh ka po. Yan, ganito talaga yung likod ng bahay namin. Kasi di ba nakita nyo maraming mga palayan dyan. So, pag summer, di ba naubusan ng tubig dito. May tinatawag ng mga ganito. Itong mga creek, ganyan. Na, yan, dinadaanan yan. Basta may pinanggagalingan yung mga tubig na yan para malagyan ng tubig yung mga palayan dito pag tag-araw. So kaya tinawag niya patubig itong lugar na to. Kasi yung dinadaan natin mismong mismong patubig para sa palayan. So may mga nakikita kami dati ng mga nagfi-fishing doon. Meron na kaming rod. May mga baon na kami dito na pagkain namin ni Hannah hanggang mamaya. Pero ang problema, ang in-expect namin na bibila namin ng uod sa farm supply, wala. Eh hindi natin alam kung makapag fishing tayo nito kasi wala tayong uod. Pero bumungkal tayo ng lupa. Daddy. Trust me. Trust your daddy. Okay. Kaya deliver? Sige Daddy, tuwing ano nyo day off, maglakad tayo dito mag-fishing. Yeah, ma. Yay! Ay, nahula! Alin? Baliw ka. Halika na! Ay, nako, aabutan tayo ng ulan. Malayo-layo na lalakad namin. Konti na lang, mararating na namin yung dati namin tinatambayan na spot dito. Doon, banda. Ayun sila! Ayun sila! Ayun, may tricycle. Yung nagbumotor? Opo. Saan? Ayun o! Ayun sila!
alay na nila. Halika na, halika na. Tatanong tayo dito sa kaibigan kung baka meron silang alagang uuwi dito. O kung paano tayo makakuha ng uuwi para makapag-fishing tayo. Kumusta? Anak mo yan? Talaga? Ay! Daming aso. Wala kaming uuwi eh. May palas daan dyan eh. Talaga? Hindi, sa kano lang, sa creek lang kami mag-climb. May alaga yun. Diwalo. At tapos pwede mag-ano? Ay, nilagyan nila eh. Ay! Ay! Oo, oh, try sa sa... Daddy! Halika! Tara, tara, hindi mo nga ano yan. Nang istoro pa patuloy tayo, Hana. Actually, sila nanay dyan. Tsaka ito, mga kaibigan namin yan dito. May, ito yung tinatawag na farm nila. At meron silang barn. Seryoso ako dun. Yung si Sir Dave, eh, nagka-collect yun ng mga antiques. So, merong barn. Tignan nyo. Ito yung mismong, ano, farm nila ng mga mangga. Ha? Hindi, hindi. Hindi, okay lang naman, do. Tapos dito, meron sila mga traktora. O, di ba? Farm na farm, no? Okay. Pero bro, dun ba sa ano, sa creek dun sa may unahan, may mga isda dun? Hindi ko lang sure. Pero dito sigurado meron. Ayan, pinahukayan na. Ah, okay. Eh, dyan kayo dadaan. O, oh, sige. Makakadaan kaya tayo. O, oh, makakadaan kami yan. O, oh, meron pang palaka dito. Ha? Dapat nga ako manghuhuli. Ha? Ah, talaga? Oo! Oh. Kasi hinulugan daw nila yun, 2 kilo liwalo. Anong tawag isda? Liwalo. Liwalo? So, may 8 isda. Andito na kami. Sinerte kami. Kasi alam ko yung ano dito, anong tawag din sa dito? Sa bahay nyo? Di ba 2 bahay nyo? Bukid. Ito, tinatawag na bukid. Ayan. Pero, semento yung... Semento yung bahay. Ayan. Pubo. So dito sa likuran ng bahay namin, literal na may mga farm dito. Ito ang farm ng mangga. Ayun, kahit ikot mo, sir. Oh, nga no. Oh, dito. Ayan, makita niyo ng mangga. Oh, sa inyo lupain niyo talaga 'to lahat. 74 puno ng mangga. 74 na puno. Mm. Ay, pakita ko sa inyo ha. Wala diyan. May panghukay pa kayo, sir? Lupa na ano na lang. Ah, ala, stick na lang, stick na lang. Hindi, may laruan to, panghukay talaga. Ah, may panghukay? Ang lalim daw nito, tatluhin ako. So, 5'9 and a half ako. Lalabog ka pa sa putik. Ay di, 15 feet. Oo, mga ganun. Ay di, so, mga 18 feet. Yan. Kasi pinamba ko pa yan, eh, lalabog ka pa sa putik. May ano pa, may ano pa, lupa, may putik pa, no? Putik pa yan. Anak na ang putik yan. Eh, ayan. Ayan, naganap pa kami sa ano? Sa sa mismong tabi lang. Sa farm supply ng uod. Alam mo, makita. Kita lang maski isa para masubukan. Oo, oh, masubukan isa lang. Yung ganitong klaseng pamimingwit, kasi dati lumaki nga kaming probinsya, namimingwit kami dati, pero hindi ganitong rad yung ginagamit namin. Ganito, ito lang yung mga makabagong ginagamit pang ano. Pangano, pero dati sa aklan, ang ginagamit namin pag namimingwit kami sa ilog tsaka sa mga sapa, yung maliliit na klase ng kawayan, ganun lang, tapos bibili kami ng tangsi sa ano, bilihan ng lubid sa bayan, tapos bibili kami nung, anong tawag dito sa pangano na to? Sima. Tapos kami na, yun na, customized na lang kami, panghuli ng isda, tapos nakahuli naman. Eh, nakakuha na siya. Yan. Hana, first time mo mamingwit. Oh, may experience mo mamingwit. Oh, kaysa mag-tablet ka na mag-tablet, mga ganitong bagay ang masarap gawin. Uod yan. Yan yung kinakain ng ayan. Ano. Sa una lang naman nakakadiri. Oh, yan. Fishing. Malalim na to, no? Okay na ba to? Okay na yan. Oh, ito, ganito kalayo. Okay. Okay. Bagsak mo lang dyan. Tuwan-tuwa ka, ano? Halika dito. Ikaw mawa. Ayaw. Nag-e-enjoy. Dali. Hawa mo. Oh, baka malaglagad. Taas-taas baba mo lang konti. Taas baba mo daw na ako? Para malaro lang mo. Mararamdaman mo. Ayun o. Nakaano na yung dulo. Taas mo. Taas mo? O. May kumakagat na yun. Alam, may kumakagat na nga. Sige. Pag naruman na yung dulo, nag-bend. May kumagat na dyan. Oo. Tumantuwa. Tumantuwa yung bata. Malapit na yan. Nalalasahan sa tubig yung... Uod?
Ang galing, no? Kakalapag mo lang, tapos bigla may kumakagat talaga, no? Malabo yung tubig niya, pero kumakagat. Palaka ang lagi na... I'm proud of you. Mm. Yun, tsagain mo lang. Pag may nahuli tayo, isasolid din naman natin ulit siya. Ma-experience mo lang na paano humuli ng isda. Yung lolo namin sa probinsya, meron din siyang palayan. Tapos may fish pond din siya. Ganun din po yung ginawa. Ganito. Kinukayan. Tapos may isla din sa gitna. Tapos may kubo na maliit. Doon ko naranasang ano. Matusok ng ano. Ng ano ng... Ano ba to? Hito. Hito. Yung bumaon yung hito dito sa ano ko. Ayun, nilagnat ako. Alam niyo ba yung hito? Yung milkfish? Ayan, masarap kainin yun pag inihaw. Pero pag natibo ka doon. Ah, catfish. Catfish pala. Salamat na kinorek mo ako. Milkfish ay bangos. Catfish ay hito. Yun, nilagnat talaga ako nun. Daddy. Ayun, umandar oh. Umandar. Sabi nga ni ano, sabi nga ni Kulas, salik lang. Tiwala lang. Daddy, may nakarinig, ay may nakita ko sa YouTube dati. Ano? Ganito, ay. Ay, yung mga may itim na tao na gawa-gawa ng swimming pool sa YouTube. Lipat tayo dito sa Kangkong para pagkahuli natin sa kanya, diretso sigang. Kumawit. Kumawit naman sa Kangkong. Isip. Kumawit. Ah, kumawit nito isda? Ay! Grabe isda, yung ano, mangga yung huli natin. No. Primitive technology yata yun. Ang channel tawag doon. Kung mahili kayong manood ng mga nanguhuli, ay mga catch and cook ng mga upload sa YouTube. Di ba merong kadalasan yung mga, may laging tandem yun eh, mga bata na mga maitim. Tapos kunwari, manguhuli ng isda, tapos iihawin nila, tapos kakainin nila na para mga gutom-gutom. O kundi yung mga iba, yung gumagawa ng swimming pool. Entertaining, kumikita ng milyon-milyon, pero alam niyo ba yung binabayad sa mga gumagawa nun, ang bababa ng bayad. Effortless yung gumagawa nun channel. Oo. Kaya medyo against din ako dun eh. Kasi uto yun eh. Oo. Nauto yung mga tao dun. Gusto mo bayad kang kumita kahit maliit na halaga lang. Pero malaki sa kanila yun. Oo nga. Oo, sa mga taong klaseng nun. Kaya kagad sila, nakukuha kagad sila ng tao. Di ba? Sipin mo, gagawa ka ng swimming pool sa gitna ng gubat. Tapos maghahakot ng maraming bato, di ba? Tsaka tubig, igiban. Tapos laki-laki ng kinikita ng channel. Tapos yung binabayad nila dun sa gumagawa nun, maliit lang. Totoo yan. Hindi, ayaw, mas pwede mo lang ganyan. Pag may humila, iangat mo na ganun, tapos tawagin mo ako, ha? Okay. May uod na tayo. May uod na tayo. Ay, no? Nawarak lang yung ano, yung uod. Ganito lang, yung uod na to, sasakalin nyo lang yan hanggang sa mawala ng buhay. Hindi. Ito yung sima, di ba? Ayan, ipapasok nyo lang yung uod dyan. Mali mo, pumalo sa views to, di ba? Hindi na ako magbablog pag huli-huli na lang ako ng isda. Di ba? Wala pang pera pa mag-edit. Tuloy-tuloy lang. Alala? Walang edit-edit din, no? Yan. So okay na. Ayan, naka-ready na. May dalawa na tayong uod dito sa sima natin. Susubukan natin ulit ipatuto. Kinakagat-kagat lang nila konti yung pain. Tapos, wala. No? Wala na. So ayun, hala. O, game na. Next time na lang. At umuulan na kasi. Kailangan namin bumalik at mapapasa kami ng order. O, tara na. Better next time. Nag-enjoy ba kayo? Kami nag-enjoy. Pero sana nag-enjoy din kayo. Kasi kung nagustuhan nyo yung ganito, na paminsan-minsan may fishing episode tayo. Kasi dito sa Bulacan talaga, maraming ano talaga, hulihan ng isda dito.
uso ang fishing dito. So kung trip nyo, yung mga gatong klaseng content, kahit once a week lang, sabihin nyo, mag-comment kayo sa comment section para at least mapaglaanan natin ang araw. Kung anong araw every week na ang upload ko ay fishing. Hihayain ko rin sila, JC, saka si Nikachu gusto mag-fishing. Why not? Sige, mag-fishing-fishing tayo. Ayan, maraming salamat sa Teodoro family. Ayan, mga kaibigan ko sila. Yung mga anak ni nanay, mga kaibigan ko talaga. Mga kasama ko sa pagbabaik si Sir Day. Sayang, hindi ako nakahuli. Eh, natatakot po kasi ako. Oo, naiintindihan ko naman. Oh, next time, makakahuli ka rin. Asa lang! Ay, gusto niyo ba palagi kami mag-fishing? Comment below kayo kung gusto niyo pa po mag-fishing. Yep. So, try natin ulit. Next week na? Opo. Sana mas maraming isda pala din tayo. Sige. Malay natin, next time makahuli na tayo. Pupunta natin yung mga location talaga kung saan na mga namimingwit talaga ng ganyan. Hindi kami nakahuli ng isda, pero at least, di ba, may next time pa para malay natin makahuli tayo isda. Hindi ganun kadali yun eh. Pero sana nag-enjoy kayo, no? Kung na gusto nyo yung video na to, like nyo or mag-comment kayo dyan kung anong gusto yung sabihin. Kung gusto nyo bang tuloy-tuloy namin yung ganitong klase panguhuli ng isda. Na, okay? Sige. Bye! And subscribe. Have a nice day mga first timers. Magkita-kita tayo ulit. Uwi na tayo, Daddy. Isda rin naman yung ulam natin sa bahay. Ano?